ang dami na talagang mga sinasabi nitong si Senator Amy Marcos na hindi po natin nagugustuhan bilang PBBM supporter at mga loyalista. Alam niyo, ang hindi ko makakalimutan sa mga sinambit nitong si Senator Amy Marcos noong November 8, 2023, kung saan ang ating pangulo kasama ng mga pinagkakatiwalaan po nitong taong gobyerno sa kanyang pamahalaan ay nag-commemorate ng Yolanda diyan po sa Visayas Region. At sinabi nitong si Senator Amy Marcos na pinupolitika daw po ang pag-alala sa Yolanda at sinasabi niya pa na ginagamit ang pagkakataon na yan para isulong ang interes ng mga pinariringgan niyang politiko. Hindi ko alam kung si Pangulong Bongbong Marcos ba o si Speaker Martin Romualdez ang tinutukoy niya, pero pretty sure tayo na perhaps ito nga pong si Speaker Martin Romualdez ang kanyang pinapasaringan, dahil alam naman po natin na parang ayaw niya talaga dito kay Speaker Martin Romualdez. Bakit kaya naging ganon ang katayuan o sitwasyon sa pagitan nilang dalawa ng ating speaker na si Martin Romualdez? Nagtatanong po tayo dyan. Pero maaaring ipagpalagay natin na kaya naging ganyan ang treatment nitong si Senator Amy Marcos ay mas nabibigyang kansin ng pansin o atensyon ng ating Pangulo ang kanyang pinsan kaysa sa kanya. At maraming pagkakataon na marami siyang sinusuhestyon sa ating Pangulo na hindi po appropriate para sa paninindigan ng ating Pangulo ang hindi siyempre susundin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman, sa tingin niya, baka siya ay nababypass at mas pinapanigan ang kanyang pinsan. At sa kabilang dako ulit, ito namang si Sara Duterte at ang mga Duterte, alam naman natin na galit sila dito po kay Speaker Martin Romualdez kasama ng kanilang mga supporters. Marahil yan po ang pinapanigan nitong si Senator Amy Marcos. At isa sa mga supporter nitong mga Duterte ay itong si Apollo Quiboloy na sa ngayon humaharap po ito ng samut-saring mga challenges sa kanyang pagkatao at sa kanyang organisasyon na kinabibilangan. Unahin po natin ang Suara Sug Media Corporation, or para sa mas madaling pagtanda ay tawagin na lamang nating SMNI. Isa lang naman po yan. Ang SMNI ay nahaharap po ngayon sa paglabag ng kanilang prangkisa at ito ay kanilang iniimbestigahan diyan sa Kongreso for probably revocation na ng prangkisa nito. At itong si Apollo Quiboloy bilang isa sa mga shareholder nito na meron pong sinasabi ng kanilang mga tauhan na 1.5% lamang daw ang shares ay ipinatawag sa Kongreso sapagkat ang paniniwala po ng mga kongresista, itong si Apollo Quiboloy ay ang talagang nagmamay-ari ng majority shares diyan po sa SMNI sapagkat ang 95% po kasing shares ay nasa Kingdom of Jesus Christ. At alam naman natin na ang Kingdom of Jesus Christ ay pinamamahalaan at pinamumunuan nito pong si Apollo Quiboloy. Kaya basically sa paniniwala ng mga kongresista, siya po ang nagmamay-ari ng Suara Sug Media Corporation or SMNI. Kaya naman dapat daw po siyang lumitaw diyan at sagutin ang mga katanungan partikular sa ownership po nito. At sa maraming pagkakataon na siya po ay pinatawag simula po noong Nobyembre at Disyembre kasama po ang January at ito pong February kung hindi tayo nagkakamali sa mga months na binanggit po natin, ay hindi po sumipot itong si Apollo Quiboloy. Kaya naman sa huling pagkakataon ay binibigyan pa rin po siya na dumalo diyan. At ito naman ay sa pamamagitan na po ng pagpapadala sa kanya ng subpoena ad testificandum. Yan po ay nareceive na ng partido nito pong si Apollo Quiboloy at ngunit hindi pa rin sigurado kung siya ba talaga ay dadalo dyan dahil nga ayon sa kanya siya po ay nagtatago na. In fact, meron pa nga po siyang pabuya na ibibigay sa ating mga kapwa Pilipino kung sinong makakapag-disclose nung kanyang location, isang talinghaga or riddle ang kanyang sinambit sa audio statement niya na release kahapon at 1,000 piso daw po ang kanyang ibibigay na gantimpala para po sa makakadiskubre nito. Anyway, bago ko makalimutan, siya po ay ipinapatawag ng Kongreso sa darating po na March 12, 2024. At
Sa kabilang dako din, ito pong Senate of the Philippines sa pangunguna nitong si Senator Risa Ontiveros bilang chairperson ng Committee on Women and Children, Family Relations and Gender Equality ay nag-iimbestiga sa mga di umano'y pangmumolestya, panggagahasa, paglabag sa labor laws at sa human trafficking itong si Apollo Quiboloy. At ito ay napakaseryosong mga alegasyon. Ngunit siyempre in fairness rin naman dito kay Apollo Quiboloy, eh maaari talagang hindi siya pumunta diyan dahil hindi na po hearing ang nangyayari kung hindi paghuhusga na sa kanya nitong si Senator Risa Ontiveros. Kaya ang posisyon ko hindi po magbabago. Okay lang sa akin na hindi dumalo si Apollo Quiboloy diyan sa Senado. Ganun pa man, pagka hindi siya pumunta diyan sa March 5, eh maaari po siyang i-contempt ni Senator Risa Ontiveros at labasan po ng warrant of arrest. Bakit ko sinambit na okay lang naman na hindi siya pumunta diyan sa Senate of the Philippines? Kasi krimen po yung inaakusa sa kanya at in fact, ito po ay mga kaso na niyang kinakaharap sa Estados Unidos. Pero sabi nga po ng ilan, in defense naman dito sa ginagawa ni Senator Risa Ontiveros, ay yan po ay hearing in aid of legislation. At hindi naman daw mapapahamak dyan si Apollo Quiboloy dahil pwede niya namang sabihin ang kanyang karapatan against self-incrimination. Ganun pa man, sa paninindigan ko at ito naman po ay opinion ko, mas nais ko kasing sampahan na kaagad ng kaso itong si Apollo Quiboloy considering na very sure naman itong si Risa Ontiveros na sapat na ang kanilang mga ebidensya, kaya naman hindi na kinakailangan pa ang mga hearing na yan para mapalabas ang katotohanan. Isampa na sa korte para nang sa ganon, malaman kung talagang guilty or not guilty ba itong si Apollo Quiboloy. Pero sa March 12, 2024, dapat talagang dumalo dyan si Apollo Quiboloy dahil wala po iyang kaugnayan sa anumang paglabag o paggawa ng krimen. Iyan po ay paglabag sa kanilang prangkisa na dapat niyang mabigyan ng kalinawan. Dahil ang sinasabi kasi isa sa mga paglabag ay ang pagtatransfer daw po ng ownership ng SMNI sa isang sa pag-aari nito sa ibang magmamay-ari at hindi daw po iyon pinaalam ng SMNI sa Kongreso at kung hindi man nagawa ng SMNI na ipaalam agad ito, binibigyan pa rin daw po ng pagkakataon sa loob ng 60 araw ayon sa mga umiiral na alituntunin ang SMNI para ipaalam pa rin sa Congress pero hindi rin po iyan ginawa nito pong SMNI. Ngayon, dahil nga po itong si Apollo Quiboloy ay kiniklaim na nagtatago na at may banta po sa kanyang buhay, siya po ay muli nagsalita sa publiko katulad ng sinambit natin kanina, kahapon po yan, at nagbibigay daw po siya ng 1,000 piso. Panoorin po ninyo ang balita. Napakayaman, 1,000 piso lang ibabigay. Ano ba naman yan? Nag-alok ng 1,000 piso si Pastor Apollo Quiboloy sa sino mang makakahula sa kanyang kinaroroonan. Nagbigay pa siya ng clue. Narito ang report. Ako po muli si Pastor Apollo Quiboloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami ang nagtatanong kasi hindi daw nakikita ang aking mukha. Ito ang bagong audio recording ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Kamakailan lang nang aminin niyang nagtatago siya dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Hindi niya pa rin sinabi kung nasaan siya ngayon, pero kung sino raw ang makakahula, may matatanggap na premyo. Palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako, isang puzzle. Na kung ma-solve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos. Napaka-cheap naman ang papremyo mo. Sa bagay, hindi naman niya talaga intention niya. Nangaasar lang siguro itong si Apollo Quiboloy. Anyway, kung nagtatago ka, wala kaming magagawa dyan. Wala ka namang dapat ipagtago dito sa Pilipinas dahil wala ka namang kaso. Pero minamarapat mong magtago kasi sa paniniwala mo, pinagbabantaan ang buhay mo. Eh, dahil dyan, merong masasabi sa iyo si Pangulong Bongbong Marcos eh. Natatawa si Pangulong Bongbong Marcos sa iyo kasi yung mga pinagsasabi mo, Apollo Quiboloy, wala namang katotohanan. Pakinggan po ninyo si Pangulo dito. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit si assassinate? Wala namang ano yun. Why will anyone want to do that?
Maybe he's just very, very wala na. I just hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Kibuloy, who is currently on the FBI's most wanted list for... Diyan ka nagtatago, Apollo Kibuloy, sa Estados Unidos. Hindi dahil dito meron kang kasalanan sa Pilipinas. Ha? Magkakaroon ka pa lang ng kaso dito, if ever, kung mamabilisin nitong si Senator Risa Ontiveros ang kanyang ginagawa na paghahanap ng hustisya para po sa mga sinasabing naging biktima. Ngunit, ito na ang malungkot na katotohanan sa inyong mga loyalista. Ako kasi, PBBM supporter ako. Wala naman akong pakialam dito kay Super Baba. Ay, hindi, kay Super Ate. Ang baka ma-misinterpret nyo ako, ha? Super Baba kasi ng paninindigan nitong si Super Ate. Kaya ang tawag ko sa kanya, Super Baba. Super Baba ng paninindigan. Pero yung maninindigan ka para sa mga Duterte, hindi para sa mga Pilipino. Ngayon, maninindigan ka para kay Apollo Kibuloy dahil sabi mo may utang na loob ang kapatid mo sa kanya. Anak ng teteng na yan. Pakinggan po ninyo ang mensahe dito nitong si Senator Amy Marcos. Ha? Katanggap-tanggap pa ba ito sa inyo, mga kagalang-galang na mga loyalista? Kasi maraming mga manonood natin talaga, mga loyalista. Kaya tatanungin ko po kayo, katanggap-tanggap pa po ba itong nadidinig ninyo sa minamahal ninyong si Senator Amy Marcos? Ma'am, si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Dito dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo. Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado. Multitasking si Senator Amy Marcos, ha? Tinatanong ng mga reporter, nagbabasa pa ng kanyang mga dokumento. Pero siguro, gusto niya lang sabihin, huwag mo na akong tanungin dyan kasi mapapahiya ako. Sa isip ko lang yun, ha? Pero ano ba sagot nitong si Senator Amy Marcos? Di natin in-expect na magko-comment pa siya, eh. Kasi I thought, baka sabihin niya na lamang sa katanungan, eh huwag na natin pansinin niya, no comment na ako dyan. Pero ano ginawa niya? Ganito ang sinabi niya, mga tol. Na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot. Hindi naman kami tumatanggi dyan. Ano? Kami hindi nagdi-disagree rather sa sinasabi mo. At yan naman ay pinagkakaloob ng Senado, ng committee nitong si Risa Ontiveros. Kung hindi ako nagkakamali, baka miyembro ka pa ng committee niyan dahil babae ka. I-correct mo na lamang ako kung hindi ka miyembro. Ganun pa man, okay naman sana yung pangangatwiran mo, eh, na kailangan ibigay ang due process, irespeto kung i-invoke nitong si Apollo Kibuloy ang rights against self-incrimination. Pero hindi nga mangyayari yun dahil hindi naman nagpapakita si Apollo Kibuloy. Yung due process, ipinagkakaloob sa kanya, pinatawag o inimbita, I should say, nitong si Risa Ontiveros ng kanyang committee, si Apollo Kibuloy, unang beses at sa ikalawang beses inimbita siya ulit, pero hindi po siya dumalo. Kaya binigyan siya po ng pagkakataon para po makapagsalita diyan po sa Senado. At sa aking pananaw, naipagkaloob sa kanya yung sinasabi mong due process. Ngayon, this statement na binanggit nitong si Senator Amy, unnecessary ito, eh. Ha? Maliban na lamang kung talagang supporter ka ni Apollo Kibuloy. At yon ang ipinakita mo dito, Senator Amy Marcos. At nalungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at... Lungkot na lungkot daw siya sa mga nangyari sa SMNI at kay Apollo Kibuloy. Mabait daw siya sa atin. Sinong atin ba tinutukoy ninyo? Kayo? Sa pamilya ninyo? Aba, kasi kung paniniwalaan natin, ang sinasabi ng mga biktima, hindi mabait si Apollo Kibuloy. Siya ay halimaw. Kung ang pagbabasihan po natin, ang mga testimonya ng mga nagrereklamo sa kanya sa Senado. Biruin mo, sabi nung mga nagtestigo sa kanya, sila ay pinagpapalimos nitong si Apollo Kibuloy at kinakailangan kumota sa isang araw. Otherwise, pag hindi po sila nakakota, sila po ay pinaparusahan. Tapos yung kanilang mga pastoral na tinatawag ay naglilingkod, hindi pala serbisyo para sa simbahan, kung hindi serbisyo para kay Kibuloy.
At categorically pa nga sinabi ng mga diunay biktima na sila ay pinapagamit ng Palmolive shampoo. O, di ba? Napaka-specific ng shampoo. Meron pang brand name. O, Palmolive, baka naman, ha? Joke lang. O, tapos meron pang lotion. Di ba? Tapos pinapaligo pa. Tapos umiiyak yung mga biktima kasi ayaw naman po nila yung kanilang ginagawa. Pero wala silang magawa, na pilitan sila dahil isinasaksak sa kanilang isipan na yon ay kaparaanan ng Diyos. Sino kayang Diyos nitong si Apollo Quiboloy? Ano? Tapos ngayon, ito ka, Senator Amy Marcos, ipamumukha mo sa harapan ng publiko na mabait si Apollo Quiboloy dahil lamang natulungan kayo, natulungan si Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, Senator Amy Marcos, kung sinasabi mong natulungan si Pangulong Bongbong Marcos, huwag ganon. Dahil kung meron mang nakatulong, si Pangulong Bongbong Marcos yun sa SMNI. Hindi kilala ang SMNI. Kaming mga PBBM supporter, hindi kami nanonood dyan. And perhaps, baka yung ilang mga loyalista hindi rin nanonood sa SMNI. Pero dahil yan ay pinagbigyan ni Pangulong Bongbong Marcos para doon sa kanilang presidential debate. Ang daming nanood. Di nakatulong si Pangulong Bongbong Marcos higit sa sinasabi mo na nakatulong ang SMNI kay Pangulong Bongbong Marcos. Tigit sa lahat, talagang tumutulong sa napakarami. Kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito. Bakit ka malulungkot? Hindi mo ba ikinalulungkot yung mga biktima? Yung kanilang mga napagdaanan, Senator Amy Marcos, napaka-insensitive mo naman. Alam mo, Senator Amy Marcos, mas hindi katanggap-tanggap itong sinabi mo eh. Parehas kayo ni Robin Padilla, pero mas hindi katanggap-tanggap ang sinabi mo. Kasi si Robin Padilla, sinabi niya lamang ang mga katagang, although pagkampi pa rin kay Apollo Quiboloy, na... Excuse me, nasamid ako, may nakaalala yata sa akin. Na hindi siya nalulungkot. Sinabi niya lamang kung ano yung experience niya kay Apollo Quiboloy. At doon ipinakita rin itong si Robin Padilla, yung pagkampi niya kay Apollo Quiboloy. Pero dito, ano sinabi mo? Pinaramdam mo sa harapan ng publiko kung ano yung damdamin mo para kay Apollo Quiboloy. At nalulungkot ka. Nalulungkot ka doon sa mga bintang sa kanya. Pero hindi ka nalulungkot doon sa mga taong di umano'y naging biktima niya? Hindi mo ba naiisip yon, Senator Amy Marcos? Nang mas mapayapa at mas tahimik ng pamamaraan. So, nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations against the president? And sarcastic na yung tanong sa kanya ng reporter, di ba? Kasi basic yun, mga tol. Eh. Kahit siguro hindi nakapag-aral, basta merong damdamin, matatanong ang ganito eh. Nalungkot ka rin ba, Senator Amy, doon sa mga allegations sa kanya? E baka kung ako nga nagtanong, e paano naman, Senator Amy, nalungkot ka rin po ba doon sa mga naramdaman ng mga naging biktima nitong si Apollo Quiboloy di umano? O ano ang sagot niya rito? First Lady, na parang nakikipagsabuatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Quiboloy. Alam mo, kasi talaga namang tumulong sila sa lahat ng... Yun ang problema, Senator Amy Marcos. Misplaced ang pagtanaw mo ng utang na loob. Ha? Ako, paninindigan ko yan. Hindi porkit may utang na loob ako sa isang tao, mahahawakan mo na ako sa leeg. Ikaw parang ganun ka eh. Porkit may utang na loob, hindi mo tatalikuran kahit malina. Kahit may utang na loob ka dun sa tao. Kung mali ang ginagawa nito, huwag mong itolerate. Eh ikaw, Senator Amy, parang ganun ang gusto mong palabasin dito. Sinasabi mo may utang na loob, particular kapatid mo. Kaya ka ngayon naaawa dito kay Apollo Quiboloy. Ginagawa ng administrasyon para mapanalo yung administrasyon. Pagkatapos may ganito, yung may... Hindi nga yun ang punto eh. Ha? May maling alegasyon dito kay Apollo Quiboloy. Dalawang bagay. Paglabag sa kanilang prangkisa. Pangalawa, paggawa ng krimen.
Dahil sa utang na loob yan, ipipiring mo mata mo doon sa mga sinasabing di umano'y paglabag sa prangkisa at mga di umano'y paggawa niya ng krimen? Anong uri ka ng mambabata, Senator Amy Marcos? Nakakahiya naman yung sinasabi mo. Kung gaano kataas ang pagnanais ng kapatid mo na maibigay kung ano yung tama at dapat sa mga Pilipino, eh parang kabaligtaran noon ang ginagawa mo. Kitang-kita ngayon na ang loyalty mo hindi para sa mga Pilipino. Ang loyalty mo para sa mga Duterte, para dito kay Apollo Quibuloy. Allegedly, pang-aape. Kaya, in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Ano sa tingin niyo yung dapat na gawin para mapatch, para matapos itong incident? Well, sa ngayon, andyan na. We are in a legal situation. Hmm. Susundan na lamang yan. Kasi, ariyan na. Pero, ganun pa man, naasahan ko na maisaayos yan sa lalong madaling panahon. At paano ang ibig sabihin mong maisaayos, Senator Amy Marcos? Aragluhin? Ganun ba yun? Pagsasaayos yung ginagawa ng Kongreso eh, kung saan ikaw ay nabibilang. Ang pagpapatawag kay Apollo Quibuloy para madinig ang kanyang panig ay pagsasaayos. Ang pagpapatawag kay Apollo Quibuloy ng Senado para madinig ang kanyang panig ay pagsasaayos. Although I disagree with the ways nitong si Senator Risa Ontiveros. Kasi para sa akin, sapat ang ebidensya, isang pa na ang kaso sa hukuman para malabasan na ng warrant of arrest eventually itong si Apollo Quibuloy. Napoprolong lang ng hearing ni Senator Risa yung paghahanap ng hustisya ng mga di umano'y biktima. Pero siyempre sa isang banda, baka naman ang kagustuhan ng mga biktima na maaaring pinagbibigyan itong si Senator Risa ay mailadlad sa harapan ng publiko kung ano yung mga pangyayaring ginawa sa kanila ni Apollo Quibuloy. At baka doon kahit paano nakukuha nila ma-satisfy sila doon sa mga maipapahayag nila sa harapan ng publiko. Ano? Pero kung hustisa ang pag-uusapan, dapat sa korte. At yan ang ginagawa ngayon, Senator Amy Marcos. Even medyo tumatagal sa Senado, pero doon din yung tutungo sa pagsasampa sa korte. Kaya bakit mo sasabihin na sana maayos? Eh inaayos na nga sana ng Kongreso. Pero ayaw makipag-cooperate nitong si Apollo Quibuloy dahil nagtatago. Reward. Nagbigay pa ng clue si Quibuloy sa kanyang kinaroroonan. Ito po ang talinghaga ko. Ano? Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakumli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo, sulong bayan ko. Anyways, malinaw naman na nagtatago itong si Apollo Quibuloy, Senator Amy Marcos. Kaya hindi maaayos ang kanyang problema. Paano mo sasabihin ngayon sana maayos? E kung yung mismong ipinagtatanggol mong tao, ayaw niyang ayusin yung kanyang problema. Alalahanin natin ang karapatan ng lahat, including due process and the right against self-incrimination. Ibinibigay sa kanya yun. Kaya nga siya pinatawag through invitation. Pinuntahan niya ba? Di ba? Hindi. O ngayon, sabi mo nga sa una mong statement kanina, fundamental power ng Senado ang mag-issue ng subpoena duces ad testificandum. Dalawang uri kasi ang subpoena, mga tol. Isang duces tecum saka isang ad testificandum. Yung duces tecum, mga dokumentong naroroon sa iyo na may kaugnayan sa ginagawang investigasyon ng isang agency at ito ay dapat dalhin mo doon sa agency na yon para maimbestigahan. Yung testificandum ay testimonya. At yon ang ninanais dito kay Apollo Quibuloy. Ipinagkaloob sa kanya ang due process. Yung right against self-incrimination, aba, hindi pa yan mangyayari. Kasi hindi pa naman nagsasalita si Apollo Quibuloy. In fact,
pagka nagpunta nga siya dyan sa Senado, wala siyang gagawin dyan kung hindi I invoke my right to against self-incrimination. Tatanungin ulit siya ni Risa Ontiveros, I invoke my right against self-incrimination. Tapos ang laban. At least nagpakita siya. Pero hindi eh. Nagtatago siya at pinagbibintangan pa si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Lisa at iba pang mga tao na nasa likod daw po ng tangkang pagpapatay sa kanya, pag-kidnap at pagpapatay sa kanya. Anong uri yan, Senator Amy Marcos? Tapos yung mga nagsasabi ng extradition, eh wala namang extradition request, ba't kayo nagmamadali? Labis naman. Labis daw. Saan ang naging labis doon kung opinion ng tao sinasabi na i-extradite itong si Apollo Quiboloy? Opinion yun ng tao eh. Saan ang kalabisan doon? Sabi mo nga, wala pa namang extradition. E di walang problema. Pero sana magkaroon ng extradition. Kasi yun lang ang tanging kaparaan ng legal para itong ating gobyerno legally i-take into custody itong si Apollo Quiboloy kung wala pa siyang kaso dito sa Pilipinas at ma-turn over sa kustodiya ng Estados Unidos. Pero huwag kang mag-alala, wala pa yung Senator Amy Marcos eh. Ha? Talagang ipinapakita mo lang dito, Senator Amy Marcos, kung ano ang kulay mo. At hindi kulay ng Pilipino ang ipinapakita mo, Senator Amy Marcos. Kulay ng mga Duterte at kulay ng mga supporters nito. Katulad din ng mga kulay ng mga vlogger na nakapaligid sa iyo. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Siya nga pala mga tol, baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napakagaling ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo, pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas na mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.